Hi po. Hi po. Naririnig ako. Hindi pa naman siya sa okay po, ibigay po natin kay Brother Johnny Abad ang pagkakataon. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa lahat ng ating mga viewers ngayong gabi sa ating gandang paksa na may pinamagatang spiritual journey to a more abundant and generous life. At harinawa na ang lahat ng viewers natin ngayon ay nasa mabuting kalagayan,
Tumaasa tayo na sa gitna ng bagong MECQ. Ang sitwasyon natin ngayon ay makaranas pa rin tayo ng kapayapaan at kagalakan mula sa Panginoon. At sa gitna ng ganitong krisis ay magtiwala tayo sa Panginoon na tayo ay hindi pababayaan. So, magandang gabi sa ating lahat at bago natin magpatuloy, bago tayo magpatuloy sa mga susunod na may bahagi, tayo po ay manalangin muna. At tayo ay yumuko para sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos sa maraming nasa langit. Maraming salamat po muli sa pagkakataon at panahon na inyong pinagkaloob sa amin na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita, masariwa sa aming mga isipan ang mga bagay na inyong ipinanukala sa amin upang kami ay magkaroon ng isang masagana at mabiyaya at mapagbigay na buhay. Batid po namin na kayo ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay at kami ay nagpapasalamat na kami ay ginawa ninyong daluyan ng inyong mga mayamang pagpapala. At sa gitna ng krisis ng at kalagayan ng aming sanlibutan ngayon ay patuloy na nagpapasalamat kami sapagkat hindi mo kami pinababayaan. At patuloy na pinagkakaloob at tinutugon ang sa araw-araw na aming mga pangangailangan. At muli, Panginoon, maraming salamat sa inyong patuloy na pangunguna at pangangasiwa ng aming buhay. At ganun din sa pagbibigay ng mabuting kalusugan sa bawat isa. Muli, maraming salamat. At ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa isang pag-welcome sa bawat isa sa atin at ganoon din po sa isang panalangin. May pinagkaloob sa atin ni Brother Johnny Abad. Bago po tayo magkaroon ng pag-aaral, ay makakarinig po tayo ng isang tanging bilang na ipagkakaloob sa atin, Sister Geraldine. Thank you.
Salamat po sa magandang awit na ibinahagi sa atin sa sandaling ito. Tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagamat po mayroong delay sapagkat napakahina po na signal ng internet namin. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo po ay nagkaroon ng patuloy na pagkakataon sa sandaling ito na tayo po ay magkasama-sama sa napakagandang gabing ito na tayo ay mag-aaral muli sa ikatlong pagkakataon ng salita ng Diyos. Kaya samahan niyo po ako na tayo ay mag-aral sa sandaling ito at ating tulungan tayo ng Panginoon na ating matutunan ang napakagandang lesson na inihanda ng Diyos para sa atin sa gabing ito. Tayo po ay nasa pangatlong gabi at wini-welcome ko ang lahat sa inyo na nasa Facebook live streaming sa atin pong pag-aaral ngayon. Kaya ang dalangin ko, ang Diyos ay sumama sa atin pong pagpapatuloy sa sandaling ito. Tayo po ay nasa part 1 ng atin pong pag-aaral mula
noong Sunday, August 2 hanggang September 4. At ang ating pong part 2 ay mag-start sa September 20 hanggang October 4. So sa pag-aaral po natin ito, tandaan po natin isang bagay ang layunin na gusto nating maabot pagkatapos ng ating pag-aaral at tayo magpatuloy pa doon sa magandang paksang ito. At ito ay walang iba kundi ang matutunan natin na makilala si Jesus na hindi lamang tagapagligtas kundi Panginoon ng ating buhay. At kung siya ay ating Panginoon, maintindihan natin na meron ang Diyos na dahilan upang tayo'y tawagin bilang mga alagad at mga modernong alagad sa panahong ito. At kung ito'y mauunawaan natin na si Jesus ang ating Panginoon, ang kanyang layunin at ang kanyang misyon ang nais niyang maibahagi sa atin na tayo maging aktibong kabahagi. At hindi lamang yon, tayo'y kanyang partner sa gawain ng Panginoon. Kaya nga pagkatapos ng 7 linggong ito, hindi lamang dito magtatapos ang ating panibagong buhay na maunawaan nating tayo ay kanyang mga alagad. Kundi magpapatuloy ito sa panibagong antas ng ating karanasan sa loob ng 7 linggo. Kaya po, sa gitna ng ating mga pag-aaral, mayroon tayong mga challenges na ibabahagi sa inyo upang makita natin, kagaya ng ating pinag-aralan kagabi, ang Diyos nagbigay ng challenge at ang sabi niya, test me, subukin ninyo ako. At ganun din ang nais ng Panginoon. Kung si Daniel ay humiling na subukan siya ng 10 araw upang mapatunayan na yung kanyang piniling pagkain ay makakatulong ng malaki sa kanya, sa kanilang magkakaibigan. Ganon din ang Panginoon. Meron siyang hinihilingan niya tayo na subukin natin siya at makita natin na si Jesus o ang Diyos ay Panginoon ng lahat ng bagay. Kagaya ni David, ang kanyang dalangin at magiging dalangin natin, ito yung ating palagiang talangin. Dadalangin, ituro mo aking iingatan hanggang aking maingatan sa mga utos mo. Tayo ay kanyang mga katiwala. Ngayon, ulitin ko,
tayo, ang role natin ay ginawa tayo ng Panginoon na maging trustee, manager, steward ng lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa ating buong panahon ng ating buhay. At ito ay napakagandang bigyan pansin, isang katotohanan na dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ngayon, kung titingnan natin, ang katotohanan ito ay magtuturo sa atin sa patotoo ng mga salita ng Diyos. Ang sabi sa Colossians 3:17, 23 hanggang 24 ay ganito. Whatever you do or say, anuman ang iyong ginagawa, sinasabi, let it be as a representative of the Lord Jesus. So ano daw po ang role natin? Representative tayo ng Panginoong Jesus. Tayo ay kinatawan. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. And when you are serving, kung tayo ay naglilingkod, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? We are the servant of God. Tayo ay lingkod ng Panginoon, ng Diyos. At ito'y napaka linaw na pagkaunawa na ibinala sa atin, ibinahagi sa atin ni Pablo. Kinatawan tayo ng Panginoon dito sa lupa. At ito'y napakahalaga kung sa bawat bagay o paglilingkod na ating gagawin, uunawain natin na ang ating katayuan sa harap ng Panginoon ay iisa. At iyon ay napakahalaga. Katiwala tayo, manager tayo, trusty tayo ng Panginoon. Napakahaba ng panahon na pinagkaloob sa atin ng mga bagay na ito. Isipin natin buong buhay. At kung ang pag-uusapan natin ay ang mga bagay na ipinagkatiwala simula sa pasimula na tayo isilang sa mundong ito hanggang sa tayo, yan po, lagutan ng hininga. Napakaraming pagkakatiwala ang ibinigay ng Diyos sa atin. At dapat nating intindihin ang pagkakatiwalang ito ay ipinagkaloob sa atin, pero ang tunay na may-ari ay walang iba kundi ang Diyos. At ito'y napakahalaga, kaibigan. Wala tayong maipagmamalaki na isang bagay na sa atin. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Bagamat sa pamamagitan ng iyong lakas, nagkaroon ka ng kayamanan, nagkaroon ka ng pag-aari, nagkaroon ka ng iyong mga bagay. Tandaan mo, kaibigan, dahil iyon sa Diyos. Yung pagkakatiwala ng lakas at talino upang tayo magkamit ng mga kayamanan ito, ng mga pag-aaring ito, ay isang napakalaking pagkakatiwala ng Panginoon sa atin, sa ating buong buhay. Ngayon, sa Roma chapter 14, verse 7 to 8, ganito naman ang sabi muli ni Pablo, none of us lives to himself alone. Walang nabubuhay sa ating sarili na mag-isa. None of us dies to himself alone. If we live, we live to the Lord. If we die, we die to the Lord. Take note na dito sa talatang ito, binigyan ng diin ang kalagayan natin. Nabubuhay tayo, ang buhay natin ay sa Panginoon. Kung dumating man ang kamatayan, tayo rin ay sa Panginoon. At ito ay napakahalaga. Bakit? Yun lang ang role natin. Nabuhay tayo na tayo ano po, katiwala ng Panginoon. Nabuhay tayo na tayo trusting ng Panginoon. Nabuhay tayo na tayo manager ng Panginoon. Naalala nyo, ang wika ng Diyos, ang nanlalangin niya si Adan at si Eva. Ang sabi sa Genesis chapter 1, verse 26 at 27, sabi ng Panginoon, nung nagpanukala sila, lalangin natin ang Diyos ang ayon sa ating larawan. At, hindi lang nagtapos yun, at bigyan natin sila ng pamamahala. So, kung ito ang naging layunin ng Diyos para sa tao, ang tao ay walang kanyang sarili, kundi tayo ay nilikha ng Panginoon upang maglingkod para sa Kanya. Tayo ay Kanyang mga katiwala. Kaya nga, nabuhay tayo sa Panginoon, mamamatay din tayo sa Panginoon. At kung tayo katiwala, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, Chapter 4, verse 2, it is required in stewards that
a man be found faithful. Ang isang katiwala ay matagpuan na tapat. Alam niyo, ang kalagayang ito, ang requirement na ito ay napakagandang kalagayan sa buhay ng isang katiwala. Matagpuan siyang tapat. At kung ikaw, kaibigan, sa iyong karanasan ay nagbigyan ng pagkakatiwala, maging ito'y sa iyong trabaho, maging ito'y sa iyong tahanan, maging ito'y sa iyong mga paglilingkod. Tandaan po ninyo, hinihiling ng may-ari ng pinagkatiwala sa iyo na ikaw ay maging tapat sa kanya. At ganito rin ang nais ng Panginoon para sa iyo, kaibigan. Kaya, kung papansinin natin, itong pinapahayag sa atin sa aklat ng Faith in Works, page 92. Ito ang pangungusap sa atin ng lingkod ng Panginoon na si Ellen White. God calls upon those to whom He has entrusted His good to acquit themselves as faithful stewards. So gaano kalaki ang dapat nating ipagkatiwala, dapat nating gawin na may katapatan sa ating buhay, lahat ng mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos during our lifetime. Hindi lamang nung tayo kabataan pa, hindi lamang nung tayo ay nag-retire na. Hindi po, kundi sa buong panahon ng ating buhay, lahat ng mayroon tayo ay pagkakatiwala ng Diyos para sa atin. Maging ang ating pamilya, maging ang ating sambahayan, at ang iba pang mga bagay, lahat ito'y pagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Tandaan natin, ihilingin ng Diyos, itatanong ng Diyos ang lahat ng pagkakatiwalang ito sa atin kapag tayo humarap sa Kanya. At ito'y napakahalagang isipan. Sabi sa atin, the Lord would have all things of temporal interest occupy a secondary place in the heart. Dapat, ang gusto ng Panginoon ay mga pang samantalang mga bagay ay magkaroon lamang ng pangalawang lugar sa ating puso at sa ating isipan. But Satan would have the matters of the earth take first place in our lives. Ngunit ang kaaway ng Diyos, Satanas, ang gusto niya, yung mga bagay ng sanlibutan ito ang siyang magkaroon ng pangunahing lugar sa ating buhay. Kaya mayroong conflict. Sabi ng Diyos, yung mga pansamantalang bagay, temporary yan. Yan ay pangalwa lamang. Ano yung una sa lahat? Matthew 6:33, ang sabi sa atin, hanapin muna natin ang Diyos at ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Yun ang pangunahin. Tayo ay matagpuan na alamin natin sa ating buhay at makilala, tayo'y katiwala at mayroon akong Panginoon. At kung siya ay Panginoon ng aking buhay, lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala niya sa akin, lahat ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa akin, lahat ng mga bagay na kanyang ibinigay sa akin, pag-iingatan kong may katapatan. The Lord would have us approve the things that are excellent. He shows us the conflict in which we must engage and reveals the character and plan of redemption. He lays open before you the perils you will meet and the self-denial that will be required, and He bids you to count the cost, assuring that if you zealously engage in the conflict, divine power will combine with human effort. At dito, ipinakita ng Diyos, kapag tayo natagpuan na ang ating binigyan ng pansin ay yung mga bagay na mataas na pinapahalagahan ng Panginoon, ang matatagpuan sa atin ay yung nilinang na karakter at ugaling inihahanda ng Diyos para sa hinaharap na mga bagay. Ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Lahat ito'y mawawala. Kahit pa anong pag-iipon natin ng mga bagay dito, lahat ito'y mawawala. Hindi nakatutok ang ating isipan at puso sa mga bagay na ito. Ipinagkaloob ito upang magamit. Tandaan natin, lahat ng mga kaloob
kagabi ay ipinagkaloob ng Diyos upang mabigyan natin ng papuri ang pangalan ng Panginoon at matustusan ang gawain ng Panginoon dito sa lupa hanggang sa dalhin natin ang gawain ng Panginoon patungo sa pagtatapos nito. At ito'y napakahalaga. Kaya ngayon, ipinakita sa atin ng Diyos ang katotohanan ito sa ating buhay. Dapat nating makita kung anong kahihinatnan ang inihahanda ng Diyos upang tayo ay matagpo ang isang tapat na katiwala. Si Martin Luther ay mayroong tatlo. Okay. Kalimutan lang po yung numbering dito. Pero meron siyang ibinahagi sa atin. Ang sabi ni Martin Luther, people go through 3 conversions. Tatlong conversions. Number 1, the conversion of their head. Number 2, the conversion of their heart. And number 3, the conversion of their pocketbook. Pocketbook. Pag sinabing pocketbook, ito yung listahan ng ano po, ng yung financial matters. Unfortunately, not all. At ang ibig sabihin niya, hindi lahat ay nahihikayat all at the same time. Hindi sabay-sabay ang pagkahikayat. Tatlong pagkahikayat. Una ay ulo, pangalawa ay ang puso, ang pangatlo ay ano po, actually, yung bulsa. At kung ito tumungo mula sa ulo patungo sa puso hanggang sa bulsa, dito may hahayag na ang tunay na katiwala ay lubos na nagpapasakop sa kanyang Panginoon. Tandaan natin, kaibigan, sa gabing ito, kung babalikan natin ang ating napakahalagang bagay na dapat nating ano po, unawain, ang ating role ay maging katiwala, manager, steward ng lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa buong panahon ng iyong buhay. Ang dalangin ko, makita nawa natin ang patuloy na gabay ng Panginoong ito na ang katayuan natin sa harap ng Diyos. Pagkatapos nating maranasan ang pagkaligtas, tayo ay kanyang mga alagad at katiwala sa buhay na ito. Kung makikita natin ito, kapatid, kung makikita natin ito, kaibigan, ang ating katayuan ito, matatagpuan natin na makapaglilingkod tayo bilang isang tapat na katiwala sa isang tagapagligtas at Panginoon na umibig sa atin ng lubos na kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Atin pong tapusin ang atin pong pag-aaral sa pamamagitan ng isang awit na inihanda sa atin sa sandaling ito. Kung meron pang isang bagay na ninanais ang Diyos na matagpuan sa atin, ito'y walang iba kundi ang makita natin ang ating mahalagang katayuan sa harap ng ating Diyos bilang kanyang mga katiwala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Atin pong pakinggan ang isang tanging bilang na ito.
Salamat po sa isang magandang awit na ibinahagi sa atin sa sandaling ito. Maaari ko bang anyayahan kayong lahat, mga kaibigan, na tayo po ay yumuko sa isang pagtatalaga panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa isang dakilang karapatan na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay tumawag sa inyo, na aming Diyos at Panginoon, aming manunubos. Aming nakita, Panginoon, sa gabing ito ang napakagandang katotohanan ito
na nagdala sa amin upang maunawahan namin ang aming katayuan sa inyo, sa inyong harapan, Panginoon, ay mga katiwala mo na tinawagan, mga alagad mo na maglilingkod, at kami, Panginoon, ay mga kinatawan ng inyong kalwalatian at kadakilaan dito sa lupang ito. Ninanais mo, Panginoon, na ang aming buhay ay matagpuan sa katapatan. Ang dalangin namin, O Diyos, tulungan niyo po kami na kami ay maging mga katiwalang tapat sa buhay na ito. Anuman ang dumaan, ang mga kalagayan, patuloy kaming magpapahayag ng aming katapatan sa mga bagay na ipinagkaloob mo sa aming buhay sa buong panahon nito. Dakilang Diyos, basbasan niyo po ang aming mga kaibigan na nanunood ngayon sa gabing ito. Basbasan niyo po ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Unti-unti niyo pong gawin, Panginoon, hubugin ang aming puso at ang aming buhay na makilala namin si Jesus ng lubusan na hindi lamang siya ang aming tagapagligtas, kundi ngayon ay Panginoon din ng aming buhay. Ipagkaloob mo ang inyong mga pagpapalang inihanda sa patuloy na mga darating na mga araw. At tulungan mo po, Panginoon, na ipagsanggalang at ingatan sa gitna ng krisis na aming dinadaanan. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyong mayamang kabutihan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay, mga kaibigan at mga kapatid, sa atin pong pag-aaral sa Facebook Live. Ang dalangin ko, kamtanin nyo ang basbas ng Panginoon sa lahat sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay ngayon. Muli, inaanyayahan ko kayo sa atin pong paglalakbay bilang mga katiwala ng Panginoon, na tayo ay higit pa na maging pinagpala, masagana, at mapagbigay na mga katiwala. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Binabati ko ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ng Fabac, ng Comembo at ng Sembo na ngayon ay nagpapatuloy sa pag-aaral na ito kahit po sa gitna ng MECQ. Marami pong salamat, mga kapatid.